Dạ. Kung walang pasok sa eskwela, ang magagandang batang ito ay madalas mong makikita sa tabing kalsada. Hindi para magbulakbol o maglakwatsa, kundi para makatulong sa may edad na nilang lolo't lola sa pamagitan ng pagtitinda ng isda. Ganito ang eksenang madalas mong makikita sa bahay nila tuwing umaga. Umaga pa lang, inihahanda na nila ang mga isdang ilalako nila sa bahay-bahay. Pero sa daigdig na ito na hindi balanse, sadyang hindi sapat na masipag ka lang para mabuhay ka ng komportable. Nakahihiyaman, ang magagandang batang ito ay lakas loob na lumapit sa amin para ihingi ng tulong ang kalagayang tila ba hindi na nila kayang tiisin pa. Anong masasabi niyo kung magkakaroon kayo ng CR? Mabuti na rin po. Mabuti na rin po matutulungan niyo po. So, sisikap natin magkaroon kayo ano, para hindi na kayo natatakot sa gabi. Ito lang mga kawad, yung CR nila. Pwede nyo, kahit ako lalaki, parang hindi ako komportable pag dyan ako sa CR. Lalo pa kaya sila ang mga may tsurang dalaga at napakaraming kahit bahay na lalaki. At medyo malayo pa sa bahay nila, yung CR nila. Kaya parang nakakatakot. At wala pa itong maayos sa dingding mga kawad. Butas lang ito na mayroong mga kahoy, tapakad. At ang isara lang nila ay plastic na mayroong butas. Kaya tiyak na hindi sila magiging komportable dito. O sige, hukay-hukay na lang muna. Ganyan, no? Mm-hmm. Pagka nag-hukay na sila, o doon na na, o dyan na kayo, tahuban lang ninyo pagkatapos mag, ano ta, para bukas hindi natin maamoy. Sabi ko dyan. Mga iyan ay ganyan, mga malalaki na baga, diba? Kaya, dyan na lang sila. Katulad po ng kwento ni nanay, mga kawag, kapag gabi na, hindi na sila pumunta dito. Muhukay nila sila sa lupa sa palibot ng bahay nila. Kasi imagine mo mga kawad, kapag gabi hindi mo makita kung may tao ba dyan na sumisilip, nakakatakot. Kaya mas binabuti nila muhukay nila ng lupa sa palibot ng bahay nila para mas maging ligtas sila. Ganun po yung sitwasyon nila mga kawad. Kaya solusyon nila mga kawad, payong. Pero siyempre, kahit ay payong, kita pa rin sila at hindi pa rin maalis sa isip nila na baka masilipan sila. Kaya tiyak na hindi pa rin sila komportable. Kapag wala silang pasok mga kawal, sila yung tumutulong sa lola nila sa pagtitinda ng isda. Walang napakasipag. Ng kapatid ba kayo? Yan, kapatid na ito. Thank you.
Kumusta ang benta ninyo? Wala naman po. Saka magkano man kaya ang tubo, ano? 300. Tapos babawasin pa doon yung puhunan. Okay. Pero nagkakasya naman sa budget ninyo dito sa araw-araw? Okay. Okay naman pala. So, tiyaga lang, ano? Anong ilang araw kayo nagtitinda sa isang linggo? Tatlong araw lang po. Tatlong araw? Mula ganitong araw, Biyernes? Tapos hanggang Linggo. Hanggang Linggo. So, pag Lunes hanggang Webes? Nasa school. Nasa school kayo. So, pag Lunes, sinong naghahanap buhay para sa inyo? Sila Lolo po. Silang dalawa naman. So, pag wala kayong pasok, para makapagpahinga naman sila, kayo naman dalawa ang nagtitinda. Ayos yan, no? Tulungan lang talaga sa pamilya para makasurvive tayo sa araw-araw. Mabilisant na nabibili agad. Paborito kasi nila yun. Kasi wala daw siyang tapon. Opo, wala. Paano naman po ang per kilo pag nabibigot po kayo naman? Ang isa ay 170. 170, lalo. Hindi pang ganoon. Kasi yun yung parang sabi mo yung CR po namin kuya, nakikita nyo na hindi magkaroon. Bakit anong ano yung dahilan bakit parang yun ang pinakapangunahin yung gusto mong magkaroon? Natakot kayo unang-una malayo ano? Tapos parang pag-araw naman nakikita naman kayo ano, tapos pag-gabi natatakot kayo dahil malayo. So yun yung parang gusto nyong makabala na sa ganong nararamdaman kapag magatawag na natin yung tinatawag ng kalitasan. Malit lumalaki na rin kayo, nagiging dalaga na rin. So anong masasabi nyo kung makakaroon kayo ng CR? Mabuti nga rin po. So sisikap natin magkaroon kayo ano para hindi na kayo natatakot sa gabi. Saka lalo't lumalaki na rin kayo. Saka mahalaga rin yun sa kalinisan. Yung ganun, ano. Ayan yun. At pagka nagkaroon kami ng time at budget, so, yun yung babalikan namin dito sa inyo. Ano. Maghintay lang kayo ng kaunting panahon. Ano. Salamat sa inyo kasi pagan. Ano. Masasabi ko lang sa inyo, tuloy nyo lang yung pagtulong kay Mama Tapa nyo. Ano. Saka yung pag-aaral nyo, pagsikapan nyo. Kasi ang totoo, makakatulong talaga kina lulot-lula nyo, Mama Tapa nyo talaga. Ano. Yung pagsisigap nyo sa pag-aaral. Kaya ang tanging masasabi ko sa inyo, mapayo ko sa inyo, iwasan muna yung labis na gadget. Hindi naman kayo ano sa gadget. Ano. Tapos yung pagkaka-boyfriend agad, kakaligaw agad. Yun. Kasi yun yung sumisira sa pag-aaral. Tapos yun din yung sumisira sa buhay ng maraming kabataan sa ngayon. Yung maagang pagkasintahan. Kasi pagka naroon na sa ganang sitwasyon, ano na, pwede na matigil sa pag-aaral, masira yung pag-aaral. Kung minsan, nakalulungkot. Kapag hindi naging maayos pa yung sistema, baka pati yung buhay masira. Ano. So, yun na yung parang gusto ko maipayo sa inyo. Kasi natutuwa ko sa inyo dahil kahit lalaga na kayo, kahit yung totoo lang, medyo mahitsura kayo, pero di kayo nahihiya sa ginagawa nyo ano, sa pag-itinda. Tama yun, napakahusay naman. Sana tularan kayo ng maraming kabataan na nanonood sa amin. So yun yung gusto namin tularan ng maraming kabataan sa ngayon. Na imbis na inaatupag yung maagang pag-update o labis na pag-cellphone. Ay yung pagtulong sa lulot lula yung ginagawa. Nakatutuwa kasi napakasipag niyo. Salamat sa inyo kasipagan. Ano? Sana magantihan namin yung kasipagan niyo sa lulot lula niyo. Napapanood niyo rin ba kami minsan? Hindi pa kami kilala. Wala kayong cellphone. Wala kayong cellphone. Paano yung time na nagmumodule pa kayo? Mababa kayo. Nagko-computer para makapag-research.
Ikaw ay grade 8 ano? Kaya grade 7. Dito kayo nag-aaralan dito. Sayang ano, malakas sana ang signal dito kasi malapit ko sa tower. Malakas na ano? Malakas. Salamat po, Ate Norma, sa Kijapan.